basic operation sa blueprint na itong process. Unang-una, titingnan natin ang ato ang nitrogen, kung liquefied nitrogen, kung nasa tamang level ba. Dapat nasa dito siya banda. So itong nilalagay namin, eh nandito pa muna, so dagdagan muna natin. Main power natin ay ito po, yung red. Kung ito pong dalawa, ang reverse at ang light ay hindi pa nakailaw, ibig sabihin ito ang dalawa lang yung gumagana ng ilaw. Pag pinipinot po natin yan, tatlo ang gumagana ng ilaw. Ito po, nasa pump position na po siya. Nagpa-pump na po. At saka ito, ito yung speed control natin na nagdadala ng resolution at saka yung ilaw din. Ngayon, ang pagsalang po sa equipment natin, ng dapat po yung nakahanda pala natin na papel ay nakabalot palagi sa silphy na sa plastic na nilalagyan natin. Ngayon, sa pinutol namin, mapapansin nyo po na hindi magkaibang kulay yung ano niya. Dito po ay yellowish, dito po yung white. Ito po yung printing site natin. At saka, maglagay ng tracing paper, yung plano ay dapat nasa taas ng printing site. Ayun, yung papel natin ay nakaganon po. So hindi natin pwedeng natin siyang isa lang pa landscape kasi kakainin siya dito sa ruler sa baba. So ang gagawin natin, i-portrait natin siya pagpasok para hindi siya kakainin doon sa taas at sa baba na ruler. Pasok sa taas para sa final print. Ito na po, hintayin natin ng mga ilang minuto bago siya mag-glow. Pagkatapos nyo pong gamitin itong machine na to,
i-off po natin yung ilaw, yung itong ilaw na to. Ibig sabihin, may isa lang yung na-off na ilaw, so steady na yung dalawa na naka-on. Tapos, main power off. Tapos, hintayin natin ng mga 1 minute, saka natin bunutin yung naka-plug dito. 1 minute po, bago natin. Tapos, pag gamitin nyo ulit, i-run nyo muna ng mga 20 to 30 minutes na paikot yung roller para yung developer niya ay palaging nakasupply sa roller.